Ako po si Father Dion, ang Plans and Program Officer ng Office ng Chief Chaplain, Philippine Army. At ito po ang Salita ng Diyos, ang ating gabay. Paano po ba natin paghandaan ang pagdating ng ating Panginoon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo? Papuri sa iyo, Panginoon. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok sila sa paghihintay at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin siya." Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat." Tugon naman ng matatalino, "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Habang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala." Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, "Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang talinghaga tungkol sa 10 dalaga sa Ebanghelyo ay maaaring nagsisilbing babala sa mga sinaunang Kristiyano na umaasa ng agarang pagbabalik at pagdating ng Panginoong Jesus. Na sa pamamagitan ng talinghagang ito, sinasabi ni San Mateo na maaring mas matagal pa kaysa ating inaasahan ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Kaya kailangan nating magiging handa para sa isang mas mahaba at matagal na paghihintay. Maraming detalye ang nabanggit sa talinghaga, ngunit magkaroon lamang ang mga ito ng saysay kung titingnan natin ito ng ganito. Ang lalaking ikakasal ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang babaeng ikakasal ay ang simbahan. Ang 10 dalaga ay ang kabuuang membro ng simbahan. Ang ilawan na dala ng mga dalaga ay sumisimbolo sa ating pananampalataya na mayroon ang bawat mananampalataya. Ang langis na mayroong sapat na dala ang iba at wala naman ang iba ay nangangahulugan ng mga mabubuting gawa. Ang ilawan na walang langis ay katulad ng pananampalatayang walang mabubuting gawa na ayon sa sulat ni Apostol Santiago, chapter 2, verse 17, patay at walang silbi. Kaya ano po ba ang mabisang paraan ng paghahanda para sa pagdating ng Panginoon? Ayon sa talinghaga ng Ebanghelyo, "The best way to prepare for the end" ay ang pagsunod sa halimbawa ng mga matatalinong dalaga. Ang mga matatalinong dalaga ay nagdadala ng sapat at ekstra na langis upang manatiling nakasindi at buhay ang kanilang ilawan. Gayon din naman, kailangan nating gumawa at ipagpatuloy ang paggawa ng mabuti upang manatiling buhay ang ating pananampalataya. Yan po ang mabisang paraan upang ihanda ang ating sarili at upang tayo ay maging handa para sa Panginoon kailanman niya gustong dumating. Kaya muli, paano po ba natin paghandaan ang pagdating ng Panginoon? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us.
St. Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.